Pero dahil sa pandemya, ang lahat ay naglaho. Alam naman natin na ang mga serbisyong gaya ng massage ay laging kasama sa mga ipinagbabawal sa lockdown. At kasi mga blind kami, wala kami nasama, hindi sarili namin. Mm-hmm. Ang ginagawa namin, at yung mga reito namin, yun lang po yung minana namin, kinuusun po namin. Sinusurvive namin sa... Kung si Glory Faye ay 3 years old pa lamang nang mabulag, si Jonel Tubong Laguna ay 33 years old nang mawala ng paningin. Na blind na bulag po ako since po noong 2010. Mm-hmm. Ako ay na-aksidente. Una po, nagkaroon po ako ng depression. Tapos nakikinig po ako ng mga religion sa radio. Tapos lumakas yung loob ko. Ngayon, nung narinig ko yung sabi ko, Sir, ano po ba? Tutuloy na po ba tayo sa ano? Sabi ko, kailan mag-opening? Sa akin ng boss namin, oo, oh, nandun na nga sila, ano, sila Glory Faye. Nung narinig ko po yung pangalang Glory Faye, parang nagduduli na po makapunta rin sa San Pablo. Ako lang. Sige, may kanya kayong version po. Sige, nandun na ako sa San Pablo, nauna kasi ako sa kanya. Mm-hmm. Sabi ko, ang tagal naman nung ganyan dumating. Mm-hmm. Parang na-surprise ako nung dumating siya, papansin po. Siya din po, papansin din po. Naawa talaga ako sa kanya nang marinig ko na hindi pala siya dating hula, tsaka ba hindi pa niya tanggap kasi bago lang. Parang gusto ko siyang i-encourage na kahit nabulag ka, okay pa rin naman ang buhay. Minsan papasok po kami, abunado pa. Minsan pamasahin ako eh, nangihiram na lang sa klinik. Kasi wala talaga nagpapamasas. No? Kalaunan ay iniabot na namin ang ayuda ng isumbong mo kay Tulfo. Sir Ramon Tulfo, maraming salamat po talaga sa inyo. Kayo lang po ang nakapagbigay po ng ganitong tulong sa amin. First time po namin makatanggap po ng tulong mula sa mga programa po, sa mga television at radyo. Back to work, kung ano yung mga nasimula namin noon, pagpatuloy na lang po namin yung mga pangarap namin, magkaroon kami ng sariling bahay, magkaroon din kami ng siyempre sariling amin na clinic. Okay. Kami na yung nagmamanage. Niloloko mo na lang kami, niloloko mo. Gusto mo na maglagay. Kaya tayo hindi maasenso. Sabi ko, this must stop. Kinapi ka ba? Sumbong mo kay Tulfo. Maing adlaw mga higala. Last week, I said something about taking stock of things. It comes timely in this episode dahil tayo ay patapos na sa first season ng Isumbong Mo Kay Tulfo sa television 2021 edition. Ang sitwasyon ay mas mahirap, mas challenging sa amin at sa inyong lahat. Tayo ay nasa gitna ng isang national health emergency na nagbabantang magtatagal. Still and all, ang Isumbong Mo Kay Tulfo ay natutuwa dahil kahit paano, kami ay nakatulong sa isang cross-section ng ating lipunan. Sa mga kababayang OFW, sa mga biktima ng scalawags na pulis, first time po rin po, yun. Kaya takot na takot po. Sa rape victims, sa mga ginancho ng scammers. Kung nanluloko siya sa amin o kahit hindi siya nanluloko, ang akin nang ibalik yung para sa amin. At sa inapi ng mga otoridad at iba pang mga nakatataas sa lipunan. Gusto mo talagang makakuha ng katarungan para makita nila mo. But even as we talk about these complaints, ang problema ng mas maraming mamamayan ay ang araw-araw na ikabubuhay. Para sa persons with disabilities, doble triple ang hirap ng buhay. Kinagawian na ng Isumbong Mo Kay Tulfo sa pamamagitan ng Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation ang mamahagi ng ayuda. Sa foundation na ito, natitipon ang tulong ng maraming Good Samaritans para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga panahon ng krisis. Maraming salita ang nadagdag sa bokabularyo natin ngayong pandemya. Quarantine, lockdown, ayuda. Kritikal ang lahat ng ito, pero ang isa ay malapit tumalapit sa sikmura. Ang ayuda. Lalo na para sa mga kababayan natin na no work, no pay. Ayuda ang pantawid dito. Natapat sa araw ng Linggo ang aming biyahe. Lockdown pa, kaya hindi problema ang traffic.
Madali kaming nakarating sa Las Piñas City. Sinalubong kami ni Glorife. Napansin ko agad kung ano ang kakaiba sa kanya. Pati sa kanyang kinakasama na si Junel Landicho. Dito lang pagpunto kasi kami sa second floor. Bakit ang pahanap ka kami dito? Ano kayo matagal na kami dito? May isang sakit lang. Saka lang po itong... Si Glorife ay 33 years old. Taga Agusan del Norte siya. Kaya simula nung mamatay ng mga magulang ko, bali, naginiyak kami ng mga kapatid ko, hanggang sa kung saan-saan na lang ako. Mm-hmm. Mahabang lakbayin ang Agusan del Norte hanggang Metro Manila. Noong 2011, kinuha siya ng kanyang tita sa Quezon City. Sa kasamang palad, yumao din si tita hindi kalaunan. May vague memory si Glorife ng itsura ng daigdig. Nakakakita siya hanggang 3 years old. Tapos, dumilim ang lahat-lahat. Wala na siyang nakita. Nagkatiglas ako ng 3 years old pa lang. Tapos, hindi ko kasi naagapan. Parang lumala. Pinatsyagap naman ako ng nalay ko sa doktor. Ang doktor kasi ng doktor, kailangan doon ang scan. Ang nanay ni Glorife ay nagluluto at nagtitinda ng kakanin. Siya lamang ang breadwinner. Paano nila kakayanin ang eye transplant? Kung si Glorife ay 3 years old pa lamang nang mabulag, si Junel Tubong Laguna ay 33 years old nang mawala ng paningin. Na-blind na bulag po ako since noong 2010. Mm-hmm. Ako ay na-aksidente. Okay. Naging biktima po ako ng robbery. Okay. Tapos ako po ay binaril. So, naging totally blind po. Pamamasada ng tricycle ang hanap buhay ni Junel nang holdapin siya. Improvised na baril ang ginamit ng mga holdapper. Ang bala ay tumama sa kanyang mga mata. Napuruhan ang isa niyang mata, ang isa pang mata ay hindi na rin nailigtas ng mga doktor. Una po, nagkaroon po ako ng depression, tapos nakikinig po ako ng mga religion sa radio. Tapos, lumakas yung loob ko. So, naisip ko po na kailangan kong bumangon kailangan ko pong magtrabaho. Kasi meron din po akong asama ng time na yun. Okay. Kasi nung nagkagalit na ako, iniwan po ako. Kita nyo naman, abot-abot na pahirap sa buhay ang inabot ni na Glorife at Junel. Pero nakakabilib silang dalawa. Hindi nila sinukuan ang mga pahirap. Pinili nilang lumaban sa hamon ng buhay. Naisipan ko pa na maghanap na lang ng iba pong pwede ko pong maging trabaho o hanap buhay. Nalaman ko po na mayroong mga blind na nagmamasahe. Mm-hmm. Nagpapatulong pa ako sa kanila para po makapag-training. Anggap ko na po, nung talagang wala na tama talaga ako magagawa kahit na magamit ko, blind na ako. Tapos noong 2011, narinig ko po yung tungkol sa mga blind na nagmamasahe. Mm-hmm. Sumali po ako sa organization nila. At doon na nagsimula ang love story nilang dalawa. Hanggang ngayon, kinikilig pa rin sila. Sa Vibes Massage sa Kainta, Rizal, pareho silang nag-training at nagkakilala. At ang sumunod na ay ang kanilang love story. Sige, may kanya-kanyang version po. Sige. Si Junel, akalain mo ba namang sa pangalan pa lang ay attracted na kay Glorife? Ngayon, nung narinig ko yung... Nung tapos na ako ganun, namumusta na ako, sabi ko, sir, ano po ba? Tutuloy na po ba tayo sa ano? Sabi ko, kailan mag-opening? Sa akin ng boss namin, oo, nandun na nga sila, ano, sila Glorife. Nung narinig ko po yung pangalang Glorife, parang nagdudungali na po akong makapunta sa Sampagla. Nakabalik taran naman pala ang nararamdaman ni Glorife. Inis na inis daw siya sa pangalang Junel. Tawan po, naiinis ako. Parang kasing manluloko. Ah, okay. Okay. Nung na-excite po ako na nandun na ako sa San Pablo, nauna kasi ako sa kanya. Mm-hmm. Sabi ko, ang tagal naman nung Junel dumating. Mm-hmm. Parang na-surprise ako nung dumating siya, papansin po. Sabihin po, papansin din po. Dahil nga hindi naman nila nakikita ang isa't isa, tinanong ko ulit sila. O, paano po kayo na-attract sa isa't isa? Una kasi, ganda ng boses na tanong ko na, iniigit eh. Okay. Makapapaybook niya noon. Sa kanyang mataba noon. Nakawan talaga ako sa kanya nang marinig ko na hindi pala siya dating hula, tsaka ba hindi pa niya tanggap kasi bago lang. Mm-hmm. Parang gusto ko siyang i-encourage na kahit nabulag ka, okay pa rin naman ang buhay. Mula sa pagiging magkaibigan, naging magkaibigan na sila.
Kasi ang gusto mangyari nung manager namin, magkahiwalay kami lahat ngayon. Mm-hmm. Sinabi na ako sa SM Tunasan, siya sa Quezon City. Mm-hmm. Eh sabi ko sa boss namin, kasi umiyak siya. Mm-hmm. Sabi ko, bakit umiyak? Sabi ko, Sir, nagmamahalan po kami. So, ng boss namin, blind din po si Sir Dante. Nasabi po ni Sir Dante, oh, sige, walang problema, isama ko niya. Kaya, tuwan-tuwan, magkasama po kami. Ini-assign na po kami uli, re-assign sa SM Tunasan, sa Muntinlu pa. Magkasama nilang tinahak ang pagiging massage therapist, dinala nga sila ng oportunidad dito sa Las Piñas City. Umaabot ng 18 to 20,000 pesos ang kita nila noon. Depende sa dami ng customer at laki ng tip. Nakakaraso naman po sa isang araw. Mm-hmm. Kung gusto namin kainin, nakakain naman po namin. Pero dahil sa pandemya, ang lahat ay naglaho. Alam naman natin na ang mga serbisyong gaya ng massage ay laging kasama sa mga ipinagbabawal sa lockdown. At kahit mas relaxed na quarantine classification, may pangamba ang mga tao magpamasahe. Kasi mga blind kami, wala kami inasama, hindi sarili namin. Ang ginagawa namin, at yung mga reito namin, din lang po yung minahala namin, kinuusun po namin. Sinusurvive namin sa... May mga kaibigan at kamag-anak naman silang hinihingian ng tulong. Pero minsan din po, wala na rin nangyayari na rin po kami kasi mga nakaraan pa kami pandemic na hindi po ng tulong sa kanila. Kabilang ang sektor ng grooming and wellness services sa pinakamatinding tinamaan ng mga restriksyon ng pandemya. Nag-open po kami noong October tapos... 2020. Ano, 2020? Oo, last year. Oo, tapos nagsara na naman noong March. Tapos ito na naman po, nag-lockdown na po. Minsan papasok po kami, abunan ko pa. Minsan pamasahin po kami, nangihiram na naman sa klinik. Kasi wala talaga ng papamasas pa. Bukod sa pagkain sa pang-araw-araw, problema nila ngayon ang buwan ng upa sa bahay na 6,500 pesos. Kasi nung una po, may mga kasama, nakakasama po kami dito, mga kasamahan din po namin. So nakatulong namin magbayad ng upa. So ngayon, since ng pandemic, yun, kami na lang po. Yung kuha na po yung lutuin ko sa umaga, yun na po yung pakain namin hanggang ako. Kung may matira, Bago nagka-pandemya, malaki-laki na ang savings nila. Kaya lang, nabiktima sila at ang iba pa nilang kasamahang PWD ng Kapa Investment Scam. May 100,000 pesos ang naibigay nila sa Kapa. Hindi na iyon nabalik sa kanila. Ang Kapa Community Ministry International ang isa sa pinakamalaking investment scam sa Pilipinas. Mula noong 2016 hanggang 2020, nang maaresto ang leader nito na si Joel Apolinario at halos 30 opisyal ng Kapa, aabot sa 5 milyong katao ang naloko nito sa loob at labas ng bansa. Sina Glorife at Junel ay naakit sa pangako ng Kapa na 30,000 pesos buwan-buwan ang kanilang tatanggapin kapalit ng pay-in nila na 100,000 pesos. Kaya hindi pa ako makamupuntas ng ating yung pandemic para ako masisiraan po ng isip ko. Hindi lang po niya alam na iyak po ako sa gabi. Kasi ang hirap ko na ganun-ganun na lang mawala yung pera namin. Kaya balik sila sa pag-asa sa ayuda. Yung mga binigay po nung una, ng Bayanihan 1, Bayanihan 2, yun naman po, natanggap naman po namin. Lahat po ng mga ayuda na binigay ng gobyerno, natanggap naman po namin. Sama po natanggap. Hindi natatanggap po ba kayo release galing dito? Sakno po, wala pa po ma'am. Nung nakaraan last year. Ano po natanggap niyo? No, sir. Habang patuloy silang pinahihirapan ng pandemya, hindi naman namamatay ang pag-asa. In going interview, Isumbong mo kay Tulfo. Samahan natin ang pag-tilos, hanggang meron tayong matatrabaho sa mga kung ano mang pwede natin pasukan. Pag natapos itong pandemya, ano ang plano ninyo? Back to work. Mm-hmm. Tapos kung ano yung mga nasimula namin noon, pagpatuloy na lang po namin yung mga pangarap namin, magkaroon kami ng sariling bahay. Mm-hmm. Magkaroon din kami ng siyempre sariling amin na clinic. Okay. Kami na yung nagmamanage, magkaroon ng malakas na pangangatawan, magkaroon ng baby kung hindi man dumating, thank you pa rin kay Lord. Kalaunan ay iniabot na namin ang ayuda ng Isumbong Mo kay Tulfo.
Ito po yung sorpresa na pinadala ng Mr. Ramon po sa inyo. Sino pong maghahawa? Sige ka na lang. Sir Ramon Tulfo, maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Kayo lang po ang nakapagbigay po ng ganitong tulong sa amin. First time po namin makatanggap po ng tulong mula sa mga programa po, sa mga television at radio. Akala ko po hindi po mapapansin yung message po. Pero pinapanalangin po po at dininig naman po ng Diyos na matulungan po ninyo kami. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na kay Sir Ramon Tulfo po. Bigyan pa po siya ng mahabang-mahabang buhay po para marami pa po siyang matulungan pong mga dapat pong tulungan. Alam po namin, ang ayudang makayanang ibigay ng isumbong mo kay Tulfo ay hindi sapat sa pangmatagalang kawalan ng kabubuhay. Kailangang makabalik trabaho sila sa lalong madaling panahon. Ano't anuman, sana sa aming paglalahad ng kwentong ito ay nakapagbigay halimbawa kami ng pagtutulungan at inspirasyon sa ating lahat sa panahong kailangan nating may paghugutan ng pag-asa. Sa ngalan ni Ramon Tulfo at ng Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation Inc., ako po si Karen Alvarez para sa isumbong mo kay Tulfo. Isipin natin ang sitwasyon ni na Glory Faye at Junel. Si Glory Faye ay nabulag at age 3 dahil siya ay nagkatikdas. Leading to her blindness, kung may kaya sila, pwedeng nagawa ng paraan. Nalulungkot ako noon. Bata pa lang ako, may depression na ako kasi nagagawa nila yung hindi ko magagawa. Parang nakikipaglaro ako, iba ako sa kanila. Bulag na nga, naulila pa. Kailangang ampunin ng kamag-anak. How she endured. Si Junel naman, kahit mahirap, na-enjoy naman ang daigdig hanggang age 33 nang siya ay holdapin, barilin at mabulag. Biglang-bigla, blackout. Wala siyang nakikita kundi ang kislap ng alitaktak. Sana hindi na po ako nabuhay. Sana hindi na po ako mabuhay. Sana ginawa na lang ako ng tuluyan ng Panginoon. Ganon yung po yung sabi ko. Sana kasi kaysa naman sa danasin ko yung ganitong wala na akong mata, wala na akong silbi. Karamdam ko wala na, inutil na ako, wala na akong ano sa mundo. Parang nag-attempt din akong mag-ano, mag-suicide. Ganon po, yun po yung mga pumapasok sa isip ko. Junel, not unlike Glory Faye, endured. Eh tayo pa kaya na hindi naman bulag? Gaya ninyo, limitado ang aming kakayanan. Pero kumikilos kami sa abot na aming makakaya. Sa pagdinig sa inyong mga sumbong, we try to assist the best we could. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo. Ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Dakang salamat o mabuhay. Inapi ka ba? Yan ang aming tanong. Malaki man o maliit ang pangapi, magsumbong po kayo sa amin. Anong tingin niyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dot-dotin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po.